Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Lahat gustong pumunta sa Lakers. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So bago maganap ang Russell Westbrook trade, madaming rumors na kukunin ng Lakers si ganito, si ganyan o kung sino pa man ng mga bigating star players. At dahil ayaw kong ang gawing obobs ang ating mga viewers, pag-uusapan natin sa video na ito ang mga player na napapabalitang gustong pumunta sa Lakers o talagang may posibilidad na makuha ng Lakers. Dahil nakakaloko na nga ang mga posts sa social media na kukunin ng Lakers si ganito o kung sino pa man at panay clickbait o like lang ang habol. Una ay alisin na natin si Damian Lillard sa usapan dahil wala nang ang assets ng Lakers na pang trade sa kanya. Habang si Chris Paul at Kyle Lowry naman ay may chance pa din ngunit sobrang labo nga nito mga kaibigan. Bukod nga sa it doesn't make sense na kumuha pa ng isang star point guard, 30 million pataas din ang hinihinging sahod ng dalawang ito. Kaya naman unahin natin ang mga mid-level players o mga player na pwedeng pumatak ang contract around 8 to 15 million. Si DeMar DeRozan mga kaibigan ay malamang makakatanggap ng mga alok na 25 to 30 million. Ngunit kung nagpapakatotoo nga siya sa kanyang mga salita na handa siyang tumanggap ng malaking pay cut, ang Lakers ay isa sa mga preferred destination niya. And if things don't work out sa Lakers, Dallas Mavericks ang isang team na posibleng puntahan ng former All-Star ayon kay Brad Turner ng LA Times. Sunod naman ay ang kanyang San Antonio Spurs teammate na si Patty Mills. Si Mills ay considered pa din bilang isang mid-level player dahil obvious naman na kayang-kaya niya gumawa ng 15 points sa isang game if given the chance. Ngunit posible din na tumanggap siya ng pay cut at mag-sign ng minimum. Ganun pa man sa pinapakita ngayon ni Mills sa Olympics, tiyak nga na madaming team ang kakatok sa kanyang pinto. Ang balita na ito ay nanggaling kay Dave McMenamin ng ESPN. Pangatlo ay si Carmelo Anthony. Mainit na mainit ngayon ang kanyang pangalan sa mga rumors. Lumabas na nga ang mga balita na ito sa iba't ibang malalaking sports news outlet. Very possible ito mga kaibigan. Bukod nga sa kayang-kaya siya bayaran ng Lakers, malaking boost din siya off the bench. Instant offense nga si Carmelo Anthony sa kahit saan team mo siya ilagay. Sunod naman ay isa pang veteran player from San Antonio Spurs na si Rudy Gay. Ito ay ibinalita ni Jake Fisher ng Bleacher Report. Ang nakasaad nga lang sa balita na ito ay may interest ng Lakers kay Rudy Gay. Ngunit hindi sinabi dito na si Rudy Gay mismo ang may gustong pumunta sa Lakers. Sunod naman ay ang mga shooter na si JJ Redick at Wayne Ellington. Ang dalawang player na ito ay parehong pwedeng ma-sign ng Lakers sa veterans minimum at tiyak nga na magbibigay sa kanila ng much needed outside shooting. Medyo liability nga lang sila pagdating sa depensa. Andyan din ang mga veteran wing players na si Trevor Ariza at Andre Iguodala na bibitawan na ng Miami Heat. Ngunit si Iguodala ay makikiusap din sa kampo ng Warriors at posibleng mas mataas ang chance niya na mapunta dito dahil may pinagsamahan na nga sila. At panghuli ay ang former Lakers centers na si JaVale McGee at Dwight Howard. Si Dwight nga mga kaibigan ay handa nang bumalik sa Lakers at malamang isang tawag lang ito at mabilis na siyang pipirma ng bagong contract for a minimum deal. Habang si JaVale McGee naman ay na-mention lang ito ni Brad Turner ng LA Times sa kanyang podcast. Ilan din sa mga pangalan na dapat abangan ay si Goran Dragic, Avery Bradley at Jeff Green. Ngunit sa ngayon nga ay mukhang mas focus pa ang Lakers na mapanatili si Alex Caruso kaysa sa kunin ng tatlong player na nabanggit. So sa mga guards nga ay si Patty Mills, JJ Redick, Wayne Ellington, Avery Bradley at Goran Dragic. Sa wing players naman ay si DeMar DeRozan, Carmelo Anthony, Rudy Gay, Trevor Ariza, Andre Iguodala at Jeff Green. Habang sa center position naman ay si JaVale McGee at Dwight Howard. So ayun nga po mga kaibigan ang mga pangalan na mga posibleng makuha ng Lakers sa free agency. Hindi naman pwedeng makuha nila yan lahat, pwedeng iilan lamang dyan. Ngunit posible din nga mga kaibigan na wala silang makuha na kahit isa dyan. Nakadepende nga yan lahat sa pangungumbinse ni Rob Pelinka, tatlong star ng Lakers, buong front office ng Lakers at ng kanilang mga fans. So ayun lang naman po mga kaibigan ang ating mabilisang update ngayon. Kung papipiliin kayo ng lima sa mga pangalan na nabanggit natin, sino ba ang gugustuhin nyong makuha ng Lakers? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!